Ano pinasaya? Ano pinasaya? Gawa. May gumawa sa kanila. Dati. Ano tingin ko nga? Parang kasi ano eh, dita, parang inihaw. Dati kasi din, naglilintog-lintog siya. Dati naglilintog-lintog siya, tapos nagsugat din, nagnana. Kasi kung sakit siya, di ba? Hindi, parang inihaw. Oo, imposible ka kung sakit. Pero saan ka nagpatingin ng albularyo? Ay, anong tingin sa iyo? Anong pawatisa? Parang sinabogan ang tawag sa amin. Sinabuyan. Nagmindoro din siya. Ah, anong tingin sa iyo? Parang sinabuyan. Ano ayon? Kasi may gumawa sa iyo. Parang sinabuhay. Ang sakit niya, ano ba yun? Hypothyroid. At saka? Malfunction ng dugo mo. Hyperthyroid. Hyperthyroid. Thyroid. Ito po sa akin itong tita. Tapos. Ito po si tita, siya po yung nagbibigay-bigay din. Kayo po ba? Kapitbahay niya? Kapitbahay po niya. Alimbawa po, tinulungan namin to na madala sa ospital para mapagamot. Sino po ba pwedeng magbantay? Eh, ako po. Bago ko po kayo sagutin, tanongin niyo muna po yung may katawan kung gusto na po niya talaga. Eh, gusto naman daw po niya. Kaya lang hindi niya alam kung sino magbantay. Yan ang iniisip niya kung sino mag-aano. Eh, pwede naman po yung kapatid niya. At pwede din po magaling din na kami. Ah, okay. May alam ba kayo na pwedeng pagdalahan? Eh, yun nga lang po. Wala pa po. Kasi ako, may alam ako, Manila. Dito sa Batangas. Eh, sadya naman po talaga ang pagganyan eh, sa Manila. Sa Manila po talaga. Kasi daat sa Manila, puro, espesyalista, yes, doktor. Pag dito po lang, hindi po pwede. Hindi kakayanin dito sa probinsya. At wala namang gaano. Talagang sa Manila na po talaga ang dala niyan. Ano, sa akin naman, pwede namin siyang tulungan, mapagamot sa marami namang government hospital. Doon, di ba? Yung mga ano niya, yung mga gagamitin niya kasi may mga ano 'yan. Ano tawag doon yung mga laboratory. Sasagutin namin 'yon. Laboratory, mga gamot na binibili sa labas. Sasagot na ng Team Abot Kamay. Kaya lang ang kailangan po may bantay. Kasi hindi po kami, pwedeng kami ang magbantay. Okay lang po. Sa magbabantay, meron lang po. Diyan po kapatid niya. Pwede lang pong, pagtapos ang kapatid niya doon, di ako naman, kung ako yung pili. Pwede po ba ate, makuha namin yung number? Makunin mo din yung number. Kasi babalikan namin siya para kung in case na mag-aano muna kami ng ospital sa Manila para pag ano, susunduin namin siya ng sasakyan para madala at mapagamot natin sa Manila. Kasi po tingnan yung itsura, grabe, i-close up yung mga. Na-close up po. Parang inihaw. Grabe. Nakakawa na kalagayan hindi kasi, ni tata. Malfunction kasi ng dugo niya. Ang dugo niya. Malfunction ang dugo niya kasi. Hindi na nag-ano, hindi na. Kumbaga, hindi na siguro na, dumadaloy ng normal. Hindi na normal. Parang ganun. Sunod may, ano siya, may complication siya ng hypothyroid. Ano siya. Okay lang po ba sa inyo yun? Okay lang po. Kasi kung dito lang, nag-aantay na lang kung kailan magpipikit. Eh dahil dati naman po, yan ang ano namin sa kanya, yung dadalhin siya sa ospital. Ayaw naman po niya, kasi nga po, ang naalala niya palagi. Kasi pag umiinom po kasi yan ng gamot, naglalabasa po yung mga rashes. So yun ay, po ang kanyang, hindi ano sa kanya. Kanyang isa sa dahilan kung ba't ayaw niya kagad magpa-doktor. Hindi, alam naman pag sa doktor, alam nila. Kapsul. Hindi, siyempre alam ng doktor yung kung ano i-reseta nila, kung ano sang-ayon dyan sa sakit. Palang allergy. Allergy siya doon. Eh, siyempre naman, tuturukan niya ng ospital. Meron naman kung ano, kung tatanungin niyan, allergy ka ba sa gamot? Mababa lang siguro pong dosage ang ibibigay sa kanya. Eh, ang doktor ang nakakaalam niyan, hindi tayo eh. Kaya doktor. Mahirap po eh, kaysa naman sa mag-antay na lang magpikit na kay ganyan. O di po ba? Kanyan niyo guys. Sa ospital. Eh, dati po talaga yung ganun ang balak namin. Ay, siya po talagang ayaw eh. Baka nahihiya po. Dahil unang-una iniisip ngay gastos. Baka nahihiya po. Okay na lang siguro na may gagastos pero yung bantay naman. Eh, okay lang po doon sa bantay at mapapag-usapan naman po yan.
pwede ko nang kausapin yung kapatid niya, yung pamangkin ko. Hindi mag-ahalin niyo lang kami. Kung kayo po rin sa ganun, hindi okay lang. Opo. Aliga po. At least merong tutulong. Yes po. Nako, malaking tulong po yan sa amin po. Salamat po ng marami. Eh, Diyos ko, grabe, kaawa-awa talaga tong kalagayan niya. O anong ganda niya sa picture. Nasa, naka-thumbnail sa akin. Nasa, ito may, maganda talaga yan. Naka-thumbnail, kung gaano ka kaganda rito, naka-thumbnail ka, napakaganda mo. Ngayon, eh, hindi ko akalain ang talagang, ano. Nakatita yan, ano, mananalo talaga yan sa page. Walang nakakatalo talaga dyan. Nakatalo dyan, lagi yung title. Title lang. Eh, tapos dyan talaga ako natuto sa kanya. Sa ganda ba naman sa lahat. Noon? Ilang taon na siya may sakit ng ganyan din? Bali po, umuwi yan yung August. Ngayong magdarating na August, 1 year na ulit. Pero dati po yan ay noong... Nagaganyan na talaga. Nagaganyan na siya dati. Nagamot dati, naman? Hindi po, bahay lang din kami. Pagamot-gamot po saan-saan. Bali, naka-2 years din po. Di ba, Dina? 2 years din, ano? 1 year din ba? Na may sakit, mas malala pa ho, dyan. Di ba, hindi, kita mo noon. Parang inihaw siya. Tapos gumaling naman po, bumalik siya sa dati. Mga tawad. Oo, oh, mga ilang taon ulit. Ito mo naman. Nabalik talaga siya. Parang psoriasis, hindi ano. Kaya po, ang hirap. Wait lang po, ang aking anak. Oh. Eh, sasabihin ko na, kabitok po. Hindi po. Actually, ano, siguro... Sinong pangalan nito? Dati, siguro, albularyo talaga rin siya dati. Pero, siguro may sakit na din siya ngayon. Hindi, kung albularyo, hindi gumaling. Kung albularyo po, albularyo na gumaling na siya. Hindi nga po, dati dito. Pero ngayon, doktor na yung kailangan. Ngayon, doktor na talaga ang kailangan. Gawa sa iba niya pa sakit. Ano nga eh, mal... Ano ba yun? Mal... Ang dugo niya hindi na siya nagpa-function, kumbaga hindi na normal ang blood malfunction ang ano daw ng ano sa sunod may hypothyroidism pa siya. Hypo? Hyper. Hyper, taas, mataas yung ano ng hormones niya. Di ba kay ate nila noon na? Komplikasyon yun ang sino nag-aayos sa kanya katulad na ng ganyan? Wala. Pagpantay ko na dumi o ano. Binubuhat ka. Sino nag-aano sa'yo? Makakaupo ka pa naman. Hindi Makati yan, Makati yan. Hindi naman pong Makati, hindi naman Makati yan. Para, para siyang ano. Kasi dry siya no? Tapos nagka-crack. Ano, hindi ano siya para siyang nung yung nag-iina. Oo, yan. Na, ang parang ano siya. Ay, grabe. Hindi ko sukat na kalain ganito na palagayan. Grabe. Ayan po palagayan niya. Mag-isa lang po siya rito. Kapitbahay lang ang nag-aano sa kanya. Sinisiglip siya ng kapitbahay. Actually, wala po. Umiinom ka ba ng gamot na pampaganda? Hindi po. Sadyang, ay, hindi naman daw po siya umiinom. Sadyang maganda raw po siya noong kabataan. Ano hindi siya? Naman daw po siya umiinom. Hindi naman siya nagpipil. Sadyang maganda talaga siya. Nung nagbuhok siya, maganda na siya. Hindi, parang ano siya. Oh, tingnan nyo naman, Sus Mario Joseph, paano ka ba di man mahabag? Parang inihaw. Yes, para po siyang sunog na parang sunog na po ang katawan. Para siyang tuyot na mangga. Sunog na mangga. Na puno. Kung baga, yung dugo niya hindi nagpa-function. Sunod may ano ka. Walang kumag-isa rito. Complication. Eh ano, mag-aantay na lang ng pagpikit. Diyos ko, Lord. Nasaan yung aking cellphone? Malik sa iyo. Kaya pangalan nito din? Siya po si John Joel Alday. Princess po. Princess. Ocampo. Siya po yung talaga yung kaibigan. Pro Joel Alday, ang pinaka-name niya. Yung tatay niya kasi, siya yung nag-a talaga sa kanya.
Ngayon, yung tatay naman niya. Yes, parang kahoy na nasunog. Yung kanya naman tatay, namatay. So, di wala nang intindi sa kanya. Sa bahay na to. Ano raw po siya, hyper, ano ba yun? Actually, hyperthyroid. Ito yung Bible. Hyperthyroid ang sakit niya at saka malfunction. Hindi na nag-aano ng sunod ang blood. Hindi na normal ang pagpapangsyon ng dugo. Actually, yung bigay pong Bible ni Mami Ian yata po yun. Gabaw? Oho, sa kanya ko po binigay. Ah, nagbigay si Ian Gabaw ng Bible. Kay Dindo. Ibinigay daw ni Dindo dito, ayan po. Ayun, hindi po yun, hindi po yun. Ay, di ba yun? Tinago niya po. Dito pala niya ibinigay ni Dindo. Oo. Ng Bible. Minessage ko po siya, sabi ko po, Mami, may pagbibigyan po ako ng Bible. Sabi ko, Bible. Sige na, may bibigyan na lang ako. Ng ilang taon na po kayo? 29? Pa? 29 years old na po siya, bata pa, grabe. Kasi yung edad mo, Dennis? 29 years old po siya. Kaya yun, pinupuntahan lang din po siya ng kapatid niya dito para kasi kasunod siya. Tapos yun, ikaw nga po sabi niya, yung kanya pong tsahin, dinabutan po siya ng pagkain dito. Nasa Manila pa po kami, ano, siguro 1 month ago na, laging sinasabi, nag-chat-chat siya kay Dindo na humingi siya ng tulong. Mm-hmm. Hindi nga lang kami nalulugaran na pumunta dito dahil napakalayo nga. Napabisi. Eh, sabi ko, bigyan natin yan ng, ano, ng oras kasi ngayon so hectic ang oras natin. Hindi tayo, buti kong malapit lang, madaling puntahan. Nag-chat-chat na po ito kay Dindo at pinakita nga po yung picture na ganito na siya. Actually, yung ano, hindi ko pa po agad-agad talaga. Maliit ang kubo.